So tonight, gagawa ako ng milk tea. So nagpabili ako ng milk tea sa Pilipinas. At ito yung Enjoy Taro Milk Tea. Wala lang. Tawag dun. Curious lang ako kung anong lasa. So yun, bumili ako. Tapos, may shaker din. Yeah, meron din akong shaker sa cocktail. Pero na siya sa cocktail. But magpabili talaga ako. And then, eto! Yung taro. Tapos, meron din akong, pero wala akong sago ngayon. Yung gagamitin ko ngayong sago is ang chia seeds. Pwede na yun. Diet naman ako eh. So, yun. Ayan. So, binili ko to doon. Online lang. Through Facebook lang. Tapos, Gcash. Tapos, pinadeliver ko lang. Ayan ko ma. Milk tea nga. So, ito yung mga sikat daw na mga brand ng milk tea sa Pilipinas. So, ang sabi, according sa YouTube, according sa YouTube, 360 ml na water lang daw, pero ako, nilagyan ko talaga ng tea, but this is chamomile. It's not asamblak. Wala akong asamblak. I don't know what is asamblak. Yung dito lang sa amin is chamomile, green tea, yeah, white milkshake. Ah, basta Danish. So, ito, 360 ml with chia seeds. So, ayun. Healthy to kasi may chia seeds. Tapos, ang sabi, four tablespoon na taro powdered milk tea. Parang iba yung color niya kumpara dito sa mga milk tea shop dito sa Copenhagen. Pero, wait lang. So, ito yung scoop ko, one tablespoon to. So, ito tablespoon, one tablespoon. So, apat daw. Tingnan natin kung saan mas masarap. Yung gawa ko o yung bibilihin ko sa labas. So, ayan. 2016, eh, di parang, ang laki naman nito para i-shake. Oh, well. At tapos, pag i-shake, dapat. Ayan. Sabi nila, yung milk tea daw, hindi daw dapat i-blender, dapat daw sinishake yun. Kaya bumili daw ang shaker. So, hopefully, okay, so dapat hindi mainit ang tea. Ito medyo mainit kaya medyo nag-explode. Teka lang, kuha ko ng papel. At ito, may straw din ako. Pang milk tea na straw. Dinala din para sa akin. Ang dami-dami kong straw. Sorry, plastic siya. Yeah, plastic. Minsan na naman ko inom ng milk tea. Kaya okay lang yan. So, ayun. Pero maganda siya kasi ang bilis niya matunaw. So, sa mga milk tea shop, meron silang shaker. Pero dito, ako lang mag-shake. Carry lang yan. Ayan na. Tapos, ito yung basa ko. With ice. And I pour my milk. Ay, sakto lang. So, ayan na. May taro milk tea na ako. Ang tanong kung masarap na. Kung pareho ba dito sa Copenhagen. Ang dami! Yeah. So, yun. Binili ko din sa Pilipinas. Yeah. Yeah. Tignan nga natin. Hindi ko masabi. Parang iba yung lasa sa Pilipinas. Parang masyado siyang milky. Okay. Hintay ko mamaya. Pero
malalasahan mo yung ano, malalasahan mo yung milk talaga. Kasi nga milk tea, pero mas matapang yung milk kaysa sa taro flavor. Pero yun, kasi yung iba nga, kasi nga, depende sa tawag dun sa pagtimpla nyo ng milk tea. So sa akin, ginaya ko lang yung sa YouTube. But so far, napaka milky. Maano ko talaga yung milk. Malasano talaga yung milk. Unlike dito sa Denmark na iba yung milk tea dito. Yeah. Puro gatas. To think na nag-ano pa ako ng ano na, ng tea. Pero, magatas talaga. Pero ewan, masarap siya, pero yung ano lang talaga, magatas lang. Sobrang milky. Sobrang milky yung tea nila. At yung taro flavor, yun, mas naano ng gatas yung taro flavor. Pero, so far, you know, since it is a milk tea, it's a milk tea. Pero, mas gatas yung nalalasahan ko. So far, okay naman. So, ito pa yung lasa ng milk tea sa Pilipinas. Na-assured dati na natitikman ko din naman yung mga milk tea sa atin dyan. Pero, nakalimutan ko lang. Tapos, na-accustomed na ako sa milk tea dito. Na iba din yung lasa. Basta, magatas talaga. Sobrang magatas. Parang, yung nido na may milk, na may konting taro. Yun yung para sa akin. Ito, nido na parang. Nido, as in creamy siya, creamy na. Ayun, so okay, yun. So next time, yung susubukan ko naman is yung matcha at saka yung Okinawa. Okay. Yeah. Bye!